Okay, so for our next problem, yung letter B, so determine daw natin yung maximum positive. Okay, so maximum positive factored moment of beam GH in kilonewton per meter. No? So ito ulit yun, beam GH or beam GHI. So hanapin natin yung maximum positive factored moment. Okay, so ngayon magagamit pa kaya natin yung ating nagamit preview dun sa ating previous problem, no? So, dun kasi sa ating previous problem, ang sinabi, okay, so wala namang dinilit na column E tsaka column H, no? So, dito sa problem na to, nagamit pa natin yung ACI moment coefficients kasi meron tayong mga two spans, diba? Tapos, may support pa tayo na column. So, ngayon, tinanggal na yung column natin. So, therefore, itong slide na ito ay isang malaking X na dahil hindi na po natin siya magagamit. So, looking back dun po sa ating sample problem. So, ayun po, diba? Ayun, natinanggal yung columns E at saka H. So, therefore, dito po sa ating slide, ang mangyayari po ngayon, hindi na po ganito yung itsura ng ating okay, ina-analyze na beams. Okay, or yung span ng beam. Okay, diba? So, hindi na po effective si moment coefficient. So, ngayon, ang magiging itsura na po niya, so, nakapatong na lang po yung ating si DEF at saka si JHI. So, si BEHK na po yung nagsusupport dito sa dalawang mahabang beam na ito. No? So, ang mangyayari, yung itsura na po niya, so, nakapatong na lang po itong ating okay, GHI dito kay beam na BEHK. Okay, so, naging girder na po siya. So, ngayon, okay, ano ba yung tinatanong daw pagka itong tinatanong natin dun sa ating sample problem? So, maximum positive factored moment. No? So, nasan ba dito yung positive? Ito ba yung positive o ito? So, parehas lang naman, no? Ito yung positive, maximum positive, maximum positive. So, pagdating dun sa negative moments natin, so, pare-parehas na silang negative WL squared over 12. Pare-parehas na sila ng coefficient. Pati rin naman sa positive, parehas lang naman. It's either 24 or 12 yung gagamitin natin. Which is, pwede na nating mahanap ngayon doon sa ating, okay, pwede na nating magamit dito sa ating problem, no? Ito yun. Kasi dinilit po yung column E, okay? Dinilit po yung column H. So, ito na po yung naging kanyang itsura ng ating moment diagram. So, previously, factored uniform load. So, ano po ba yung na-solve nating factored uniform load? So, tignan natin sa previous problems natin. So, ayun, 34.2912. So, 34.2912. So, kilonewton per meter. Ito po yung na-solve nating factored uniform load. So, ngayon, okay, pwede na nating gamitin yun. Okay, factored uniform load, 34.2912 kilonewton per meter. So, gagamitin natin, ito yun, si ating uniform load. Pala, dito ko na lang drawing para mas na-visualize pa natin. So, gagamitin natin siya, 34.2912 kilonewton per meter. Okay, para mahanap natin yung maximum positive factored moment. So, kapag meron tayong ganitong loading, ano ba yung positive dyan? Ito ba yung gagamitin ko? So, hindi. Siyempre, yung kay positive ang gagamitin natin. Which is parehas lang naman, no? Kung kahit i-consider natin si GH or CHI, so parehas lang naman yung maximum positive factored moment nila. Which is, gamitin natin. So, para mahanap, ito na lang. So, para mahanap yung ating maximum positive factored moment, so it is WL squared over 24. So, ano po yung W natin or yung uniform load? 34.2912 kilonewton per meter times L natin. So, L lang naman, no? Hindi naman sinabing LN. Kasi kapag LN, siya ay yung ating okay, clear span. So, anyway, L po yung gamitin natin, which is yung length natin, 5 meters. Okay, siya po ay okay, squared. All over 24. So, therefore, our maximum positive factored moment. Okay.
It is equal to, so compute calculator, 2912 times 5 squared. Okay, divide by 24. So we have 35.72 siya ay moment, force, times distance. Okay? So ito na po yung maximum positive factored moment natin. And this is our answer for letter B. Okay, paano naman dun sa ating final problem dun sa letter C? So sabi, determine daw the maximum factored, wala pala maximum. Determine the factored moment of beam GH, okay, at G in kilonewton meter. So madali lang, no? G, beam GH, dun tayo sa G, so meron pang positive sa G, wala. So dun tayo sa negative. Negative WL squared over 12 naman yung gagamitin natin. So, kung ito yung ating factored uniform load, so, okay, sorry. So, kung ito yung ating factored uniform load, so, may slide pa ba? Okay, dito na lang. Okay. So, ang gagamitin daw natin to find the moment at G of beam GH is, okay, negative WL squared over 12. Okay, tingnan na, tama ba? Okay, WL squared over 12. Tapos G, WL squared over 12. So, ito po yan para sa, okay, letter C. So, letter C. So, ano po ba yung uniform load natin? So, uniform load natin is, okay, negative 34.2912. Okay, times L natin. Ano po ba yung L natin? Length natin ay 5 squared. So, 5 squared all over, so, 12, coefficient lang. So, okay, continuing our calculation, we should get, okay, 34.2912 times 5L squared, all over 12. So, we will have, okay, 71.44 kilonewton meter. So, tama na po ba yan? So, syempre, kailangan huwag kakalimutan yung ating negative sign. And this is our final answer for letter C. So, yun lang po para sa ating pattern loading. And these are the references used for this lesson. And thank you so much for listening. Maraming salamat!